Ngayong Father's Day, nag-iikot na yung maayong relasyon. I call Father as the Father of good relationship. Na may mga problema sa panimalay, problema sa kabataan, magpabuhay, but a good Father really mag-take all pait, halang, at pagpatid sa iyang mga anak o mga rente. Amen, mga tatay. Yan ang maginang problema. Problems cannot be avoided. Kaya ito panihog, ang ipaganap ng babae lagi. Tugob sa problema. Pero how are we to handle problems? Samtang niya patas kalikutan. Tama, dede. Okay, ang ipuanin mo si Father Abraham. Matod pa ni Santiago, si Abraham gitawag ni Lord nga Amigo. Santiago 2:23. Abraham was called by God his friend. Santiago 2:23. Nag-ingon si Brother James. Yeah. And ye have respect unto him that weareth the gig of things. 23. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Sa tanang mga balaang tao sa Daang Testamento, si Abraham ay itawag ni Lord yang amigo. Kapalam mo, namay amiga? Namay amigo? Kung wala, di malas ka. Kapata pagkaroon, a friend must show himself friendly. So, sa iya kainganyo sa Diyos nga si Abraham, tawag niya na iyang amigo. Kanang amigo, isa nang sa murasa ni kong tawagan, mutubag na siya. Amen? Amen? So sa tanang panahon, itawag ni Abraham, si Abraham ni Lord, amigo kay si Abraham. Kung sa dihan, ang si Abraham na po'y manginahangla niya, alerto ay Ginoo. Okay. Amigo. Sa diyang na ay ipangayo, si Abraham, Lord, wa man ko'y anak, tagay po'y anak. Gitagaan siya ang anak kasi Isaac. Huwag mato pa ni Lord, Abraham, para ganun ko'y mong kaliwat, ako sa Egypto. Bama, nangato sila ako sa Egypto, tungod sa guto mga idon. Gipotik tahan ni Lord. Diyay pito katuig, nga drought sa Middle East, yatos panahon ni Jacob. Dunga pa lang katuig, wak na sila ipagkaon sa Kanaan. Pero dito sa Egypto na ipagkaon, busat na naog si Jacob, kahuman sa iyang mga kaliwat. Iyang upat kasawa, o unsig anak kalaki, o mga sapok na ato. They went down to Egypt. Ang sa ipasarin ni Lord Abraham, ang imong kaliwat, pupuyo sa nasod nga di ila, pero padaghanon ko sila dito. Bao nga, God was a good friend. Nga naman, willing siya mubus kang Abraham. Amen? Kung makitigala kami mo ang amigo ang Lord, Lord, to God, karoon ikaw na ako amigo. Amen? Wherever you go, I will go with you. God said, wherever you go, I will be there. Ikaw ang puwang tayo. Bago na na-establish ang relasyon ni Abraham o the Lord. Tagahan siya kanak, kasi Isaac, pag edad niya 20, ni Isaac, pingon ang Lord Abraham. Maghalad ka, para kang Abraham ang paghalad, usap ka, welcome ka na, amen. Tinagahan mo siya karnero o baka, ihalad. Pero anang gabi mo na mayon ang Lord, ang inong ihalad, hindi karnero o baka, inong anak. Si Isaac, niya doon may iyang anak ato, si Ismael, di ba?
Pero gipoit ni Lord, si Isaac kay mamay pinangga. Basta pinangga ka, watch out. Ikaw beras kalaban. Wak mamay mo si Lord, ihala di mong anak. Kay para na po, kung walang i-mention si Isaac, si Ismael naman ihala. Si palangga mo to kayo si Isaac. Dan si Isaac, mau tawa ka palibad ni Lord. Nga naman, amigo. Basta amigo, mamang iyo. Si Isaac balibadan. So, mihento si Abraham sa bukit. Itala niya si Isaac. Siguro na biya si Abraham, mga 120 na edad. Si Isaac, ano eh, mabainti. Dato pa kung maglayo sila, lumping yung tigulan. So, amigo, si Isaac pa. Eh, ano ba bukit? Anang kahoy. Kauga. Kaya paghalat mong kata. Ulan na ito magkaniro. Bengon si Abraham. God, doon ko ba rin. So, mana ang antar. Gibuan ni Abraham, iyang gigapo si Isaac. Mula po po resist si Isaac. Mga na yung mga event sa Bible, matagaan ato po tagal. Pwede man si Isaac, mangiskirema. Ayan, papa mo ihala, to dapat, iluwa mo namin ako. Ano bata ka, dapat pa kumahin mo. Pero, paay good relationship nga na-establish between Abraham and God. And God with Abraham. So, giga po na. Ingon man sa, paka sa mga hala na to. Siya God will provide. Pag-abot dito, siya may giga po. So, wala po mo reklamo sa Isaac. Wala po ingon nga himo na makugihilan pa. Ako man kayo mo ihalad. Basta higala ganun eh. Bisa kung sa kanako, sa kantidad, tiyang itiman. Di ka mo balibad. Amen? So, bingon si Lord, si Isaac mo ihalad. Matod pa sa Bible, Hebron 11 nga, na ibalo sa Abraham nga kung mamatay si Isaac, banhaw ni Lord. Amen. What made Abraham a good friend of God is that he believed in God's ability to raise Isaac from the dead. Yan ibalo siya. Pag-abot niya dito sila, mangutan na sana. Asan ka na? Ako naman ang layo naman, gikrimit. Wala. Jadi ang mimustra na si Abraham kay pati orang bata nagpadalag angel si Abraham ay dilapitan naik ito bahay God will ito bahay Pong Carnero. Amen mga kanyang bang nga kitawag si Lord of Provider Jehovah kahan isang God provider. So mga tatay naatay amigo na God provider. Father, say amen. Amen. Make God your friend. Amen. Then he will become your and my provider. Bawang sa Father's Day, labi ng kaglang kaganak, nakuksan ka, labat sa ulo. Pero God said, I will provide. Sa gingan sa Pilipos 4:19, my God shall supply all your needs. Sa parabol na gigamit ni Lord, gantong parabol of the lost son, prodigal. Matal pa ni Lord, eh, yung sa katatay, doon ay diwag ako kanak ng lalaki, sa Lucas 15 na. The parabol of the prodigal son. Sa nanangko na ang kabataan, kaya sa ilang kultura ni Adko, ang kamagulang ng anak ng lalaki, mo'y manunod sa tanan ng kaptangan sa parents. So, pag gagko na sa duha, no, para na ilang anak, tingalinan sila yung family planning program, gano'n, para mag-iwag din. No. Gagko na sila, may ingon ang manghod. Pa! Ikaya ko na ng kwarta rin. Ang akong bahin sa kabili ni mo, kuha ko ng kuraan. Kaya sa matay ka rin, biyahin ko kayo. Ikaw po yun, Dennis Balay. Kita mga tatay na, magiging mga anak ngayon na.
Correct? Nagbuhutang mangayo si Papa. Yan di talaan. Kurat ang baka sa kanan ng buhutang. Ato siya layo na dapo. Kung dito, giwaldas-waldas niya. Dali lang na horot. Karoon sa nahorot na wa na amigo. Bawa ang kanibuta na ito di po yan. Ang daghan pagka ikabuga, daghan pang may sunod-sunod din mo. Sa dihang nahorot na wa pamahitihin niya ito, pamahibang kong magkaigunan. So, may namo, mato siya siya mga barkada, di namo tanggal. Sabihin doon, gigutom na siya, huwag mo atang ganyang pagkaon. Ang apply trabaho, dito ni Senior Pedro Siyambo. Nga to siya na maging baboy. O niya, di pa trabaho siya, pero pasuli. Ultimang pagkaon na baboy, no na yun. Gailong na silang baboy. Yang ilaw na baboy. Pait kayo! Bawang akong malayo ka sa Papa nga si Lord, pait ang kinabuhi. Amen. Amen. So na-experience niya. Tabaho siya. Pero ang kabuto mo ang mawa siyang tiyan. Then finally, nakarealize siya. Siya muli na lang kasama. Kaya dito sa balay sa akong mamahan. Ang iyang mga sulugoon, sobra ang pagkaon. Mga tatay, pangayo ang blessing sa Lord nga makarealize ang kabataan nga ang atong ama nagatiman na ito. Sa mauli na lang ko sa amo. Pagabunta ko dito, maingon ko sa kong papa, pa, ayan ako isipang anak. Himo alam ko sa inyong mga trabahante, kaya ang inyong mga trabahante, dili pabutman. Kani si Kuto ba ito? Uli siya. Pero layo pa gani. Kaginlay na. Niya to, gwapo sa nila. Anak yung palita sa mga hamsa ng mga tindahan niya. Namaligi at mga mahalong niya sa nila. Ha? Anak sa mo. Niya karoon pag-uli niya, kay ukay na. Pero layo pa gani siya. Pagkakita sa mga anak ko. Hindi naman guwapo, taga-anak bumo, hindi naman. Manayin ko, hindi nga ako ng baboy, tugit lang na. Pero ang saging mo sa Bible, may ambak ang amahan, di kansa yan, may motangan. Hiran, siya'y bidagan, pagtabo sa iyang anak. Ting anak at kawin ka sa presensya sa atong amahan. When we humble ourselves before God, isa kung sa patakahukaw, ang Diyos mo ay muna pagdukol na ito. Pag-welcome ka na ito. Pag-welcome sa kingarehan sa Diyos. Kusa, ito yan ang tanan niya sa Lord. Dahil ang pag-abot pa niya, ginag siya, para na po, para gipasaan siya siyang papa, balik sa balay. Pag-abot dito, iyang dilindo, iyang disininaan o guwapo, o giimbitar ang mga silingan, dali mo. Mag-peace na ta! Kahit akong anak na wala, naibarigra, namatay, nabuhi, let's rejoice! Kahit mo siya gagong celebration. Ang kamagulang na sana, o nandiyan. Kristos, umah, kaumahan. Pagkadungog niya, pahuli na siya, di bumangbalay, ngano kaha? Nawag siya magroon, nanawag siya, ulit usa sila mga trabante, dali ragot, nganong bigo man na niya, minimo ng trabante, ang inyong magbun. Nakaulit, nalipay mong papa! Wa siya malipay. Nabintahan mong gawin siya. Bawang sa kinabuhin na lang yung mga bintahoso. Pero pag-iuli na naman, ang Diyos tag-iyas ka lang. Amen? Tanawa si Lord, pintahoso, nabihag,
Pero pagkaibaro siya ang angkong na si Abraham na iyang ipintahaan. Girisyo ni Abraham. Kundili pa buutan o heart si Abraham ay nun ang tatya ni Rizika na pagkumato. Pintahoso ka. Maira! Pero ang sa'yo dibuhan ni Abraham ang iyang mga binansay ng mga trabante siya. Rescue ho na ito, Lord. Wow. Upat kahalang may itong isulong na sulong magdumula. Niyan ang gabi ina-rescue ni Lord ang iyong patumangko. Kita pa ito? Kita may rescue. Ikaw mo itong patakata. Maayo na! So, as a father, Abraham, patumangko na ito niya, he went out at the expense of his own safety. Iyang gipawi si Lord gikan sa gamanan ng mga sundalo na bawi. Ngano man, si Lord mawi iyang kauban. When God is with you and me, isa kinsa pa yung kalaban, isa tanang demonyo sa impirno mga kayo na uban kang Jesus Christ, we will come out victorious. Muna nga, mga papa na ay Diyos sa langit, pwede atong amigon sama kang Abraham. Ganyan ang pasanig ni Lord, kang Abraham. Genesis 14, no? Bingin si Lord ay kabala ka, Abraham. Do not fear! Natong pa sa Abraham nga balikan sa iyang kalaban. Bingin si Lord, ako'y manalipod din mo. Amen? Ako'y mugganti din mo. Bonga, makikita sa Ginoo nga naman, he's a good friend, he's a good provider. Amen? Genesis 14:1. Di katulong si Abraham na balakas siyang balikan sa mga sundalo nga nanulong ng bihag ni Lot o sa taga Sodoma. Pero anang gabi ho na God said, do not fear. Then do not fear na record this Bible 365 times. Primero nga to kang Abraham. Pila katuig, pila kadlaw ni mo ko sa katuig, bro. Then, 1 year is 165 days. So, kadlaw na ay visit si Lord, kanin mo siya nang kong. Do not fear. Amen? Di tamahadlog sa kaaway, kung sa mahitapos kalibutan, nga naman, ayun si Lord, ako'y more battles kanin mo. I'm your great Pasara ng Hebron 11:6. It says there, God is a good rewarder of them that diligently seek Him. If you seek God diligently with all your heart, grabe na nga pasanig. Hebron 11:6. Without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek. Be a diligent seeker. Meaning na kahit time imong igasto kauban sa Lord. All by your lips. Muna imong devotional time. Na ikaw ra usa. Okay na ubat pamilya. But you must have personal time with God. Muna yung giingong Josue. Josue, sa tingog kong kinabuhi, iwan tao makabarog. Nga buhik sa iyong matabangan. Nobody can stand before you hold this in your life. Kaya ako mag-uban ka naman. So, imuhang Ginoo nga maoy imong higala. Then, seek Him diligently. The Bible says, you will be rewarded. Tanan na itong gabuhaton din eh. Ibarong ganoon na, then He will be the one to reward us. Manindog kang tanan. Mga fathers, God is a good rewarder. Serve Him with diligence. Amen. Ipakita sa mong mga anak ang imong maayong ihimplo. Don't do money. You can befriend God. Huwag ang inyong prinsip sa Ginoong resulta ng ato sa blessing sa imong mga kaliwan. Masa na mga sisters, be a diligent seeker of God. Spend time mamalandong at Ginoo. Kung wala din ay mong bana, tuwas sa bahaw, tuwas na kao, ano pag-reklamo? Spend time with God, Lord God.
asa na tong ako minigod na ikaw na ay mangtigong kaniya. God is a good reward. Hindi matulog siya nga nagbantay kanila. Psalm 121. Mga fathers, ang imo ako magbalantay. Psalm 121, dili makatagpilaro. Dili niya katulog. Isaiah 40:28, ang atong magbalantay dili maluya, dili kapuyon. Wow. Ikatulo, ang atong magbalantay dili makalimot kalimot kamo. Wow. Isaiah 49:14-15, God said, I cannot forgive you. So God, you and me are unforgettable. So, maging sincere at serious atong relasyon ng pastor. Sana sa inyong Panginabuhi din eh, may garantiya ang Diyos na mabuhi talang to sa pagpalit. Lord God, thank you for this time of being together with His brothers and sisters. Dalay kong kansawalay ka. Kau nga mong Diyos, kau nga mong mahal. Si Abraham, di mong kasalingan nga higala. We want to be a friend of you, Lord. Hallelujah. Kaaway niyo mo kanya ito apang pinagi kang Kristo. Kung reconciled us back to you, Lord. Kung girespitahan ang maong relasyon na diplomayan nito. For God was in Christ reconciling the world back. I-bless kaming mga tatay, mga lolo rin. Bisan pa ang mga mothers, oh God. May maming seryoso sa among pag-alaga, relasyon ng pag-alaga. Awit o ng awit sa matagat lamang. Mayroon to ba? Every day put your trust in God. Mothers and fathers, kitang tanan makaduol sa Diyos. Sa paagi nga sama ani singin sama tagalan gusto ko sa kamuhay dahan tumani God is more and blessing in our relationship with Him than with your husband gusto ko sa kamuhay dahan Yes, but our sin
your day, Señor. Dalaygon ka, Diyos. Awin ko na ito kung saan, Panginoon. Awin niya ka mo sa iyong tapat. Let us join hands. Ang atong prayer, Lord, kini nga kong partner. Bless, Lord. Hallelujah. Oh,
ang tanang mga fathers, tanang please come forward. Tanang, tanang mga ama. Mga mahal, mga pangulo sa pangulay, ay nagkatao na po na tanigin na sa malay ng sabananan. Pagpagpagan po sa inyong karoon ay ginanong na po ang tinuog ng Basyo. Una sa tanan sa inyo. Huwag pasabot mga kaisugan ng tinanong ng patungan ng Diyos. Mga mahal na patungan ng Diyos. Diyos nun mga gugma para sa inyong panggap inyong mga kabataan ingon nga mga pangulo sa panggap ganun yung mga relasyon sila. Ang tinod nga relasyon ngadto sa ating mahal. Hallelujah. Atong timuhaon mga persona o mga mahal nga ato kinin ang patunan solo sa ating sinitasyon. Tingari, sa miyaging panahon na luna kay dagang kapaskasan, wala niya mong mapulhin ang isinahanglan sulod sa inyong panimulay kung sa inyong pinanggan asawa. Tingali na kinabuhi ka nga imo lamang kung paningagawa yung sulod sa halang sa pulong sa inyong mga mahal na kapalimahan ka natin. Ang kininan ng atong kita ay matukul. Una sa tanang na gusin sa inyong harma, pumatukul. Magpapagpunan ang isa. Mayo ang pagbuhan ng atong atong mga membro sa atong malay. Sa inyong masawa at ito. Ano kumatama sa inyo? Natiman mo yung mayo. So, ikinang lang mga kaiso na ikanaw. Ito lang kay Matuon na relasyon sa Diyos. Hallelujah. Naman ito nga, hallelujah. Ano yung spirituality? Kung ano yung pastor? Pastor Rumi? Yes. Pastor Rumi, sunod na ito nga mga hallelujah. Santa mga kaiso na mga hindi ano? Kaya sa pagdukot sa inyong nauro, hindi ako ngayon sa inyong mga sa mahinong matagunin sa inyong. Yung parenta ka, oi? Thank you, Jesus. Yes, Lord, and you have been to sa pagkakas ng mga Diyos, salamat ang Diyos, tayo ay oh, hallelujah, good morning, Lord.